Madami ang nagtataka kung sino si Francis Leo Marcos. Konti lang ang impormasyon na mahahanap tungkol sa katauhan ni Francis Leo Marcos. Isa na rito ang tungkol sa kanyang asawa. Ayon sa kanyang Facebook profile, married na daw siya. Kinasal umano siya kay Mayu Murakami noong July 2019. 28 years old si Mayu habang nasa 38 na si Francis noong sila ay ikasal. Sa isang video sa kanyang YouTube channel na Batanggenyo Abroad, naka-upload ang full coverage ng kasal ni Francis Leo Marcos kay Mayu Murakami. "Your smile makes me happy. Your existence makes me strong. You have changed my life, and I feel that every moment of my life has led me to you." Ito ang mensahe ni Mayu kay Francis Leo Marcos sa isang liham bago ang kanilang kasal. Base sa video coverage ng kanilang kasal, mukhang mahal at pinagkagastusan ang venue, decoration at maski na ang reception. Ang magandang wedding gown ni Mayu ay gawa daw ni Francis Libiran. Private ang kanilang wedding na ginanap sa The Heritage Hotel. Marangya ang mga palamuti sa reception ng kanilang kasal. Pagkatapos ng kasal ni Mayu at Francis, pumunta sila ng Japan para sa kanilang honeymoon. Ngunit, sino nga ba si Mayu Murakami? Mayu Eustachio Murakami, ito ang buong pangalan ng asawa ni Francis. Pinanganak daw siya noong October 21, 1992 sa Tokyo, Japan. Ang kanyang ina ay mula sa Malanday, Marikina, habang ang kanyang ama ay mula sa Tokyo. Ayon sa isang video sa YouTube channel na JJ's Mom, si Mayu ang panganay sa kanilang magkakapatid. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang architect sa Japan, habang ang kanyang ina ay isang English teacher. Nag-aral siya ng Bachelor of Arts in English Communication sa Gakushin Women's College sa Tokyo. Noong 2013, nanalo daw si Mayu bilang Miss Universe candidate ng Japan. Nag-aral din daw siya sa University of Northern British Columbia. Noong 2016, sumali at nagwagi bilang second runner-up bilang mutya ng Pilipinas, Japan, si Mayu. Noong September ng taong iyon, umuwi si Mayu sa Marikina upang makasama ang pamilya. Sa interview niya sa Del Radio Program, sinabi niya na mahilig siya sa adobo at sinigang. Ayon sa ilang netizens na nakakakilala sa pamilya ni Mayu, mayaman daw umano ang kanilang pamilya. Si Mayu ay mula sa Eustachio clan sa Marikina. Ang lolo ni Mayu na si Tiburcio Eustachio ay ang kauna-unahang shoe designer umano sa Marikina. Ang isa pa niyang lolo na si Urbano Eustachio ay isang kilalang silent movie pianist. Kamag-anak din niya si Dr. Isaac Eustachio na isa sa mga unang Pinoy na nakakuha ng public health degree sa Harvard University. Ngunit mayaman din daw ang pamilya ng tatay ni Mayu sa Japan. Sa katunayan, maraming ari-arian ang kanyang pamilya sa Japan. Bilyonaryo daw ang pamilya Murakami ayon sa mga Pilipinong nasa Japan. Sa video ni Jay Viva sa YouTube, pinakita niya ang mga building at negosyo ng pamilya Murakami sa Japan. Ang unang building ay may pangalan na Nice Murakami na isang supermarket. Meron daw 5,000 branches ang Nice Murakami sa Japan. Marami daw bumibili dito pati mga Pilipino dahil mas mura ang benta nila sa Nice Murakami. Ang isa pang negosyo ng Murakami ay ang mga buildings at apartment. Sa video, makikita ang naglalakihang mga apartment sa tabi ng mga dagat. Mga Japanese at Pinoy ang umuupa sa mga apartment buildings. Ngunit may mga ibang apartment buildings pa sa ibang lugar ang Murakami bukod sa pinakita sa video. Nagpaparenta din daw ng speedboats at fishing vessels ang pamilya. Mahal daw ang renta ng speedboats ngunit ito ay isang sikat na libangan sa Japan. Mahilig daw mangisda ang mga Japanese kaya sila nagrerenta ng mga speedboat. May pagmamay-ari daw silang solar panel power plant sa Japan. Sa katunayan, isa daw ito sa mga pinakamalaking solar power plant sa Japan. May mga factory at iba pang real estate business ang mag-asawang Mayu at Francis
sa Japan. Dahil sa yaman nilang mag-asawa, hindi nakapagtataka na nakakaya nilang pumasyal sa iba't ibang lugar sa mundo at kumain sa mga mamahaling restaurant. Sa honeymoon video na naka-upload sa MH Harvin Vlogs, makikitang galante ang mag-asawa habang pumapasyal sa Japan. Binigyan nila ng 10,000 ang mga nagtatrabaho bilang carpooler. Sa isang video nila, makikita na pumunta sila sa Saudi Arabia nitong 2020 lamang. Sa Atlantis City, isang mamahaling na resort sa Saudi Arabia sila tumira. Kumain sila sa mamahaling restaurant at pinapakita nila ang mga steak at seafood platter na kinakain nila. Pagkatapos ay sumakay sila sa camel.